Hello guys, para sa video natin ngayon ay share ko po ang aking 2015 1 piso complete set po ng variant nito. Bago po natin simulan ng video, magpapasalamat po muna ulit ako sa lahat ng mga nakasubscribe at nagla-like ng mga video po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So, balik na po tayo sa tinutukoy ko. May mga variation po kasi ang 2015 na 1 piso po na to. Ang papakita ko po una, ito pong hawak ko na 2015, meron po siyang reverse 2. Kung mapapansin niyo po, mas maliliit pa po ang cogwheel niya dito. Yan po. So, ang pangalawa namang variant ng 2015 na ipapakita ko sa inyo ay tinatawag namang meron siyang reverse 3. Yan po. Yan po ang reverse 3 ng 2015 na 1 piso. Kung mapapansin nyo po, medyo malaki na ang pagkakaiba nito kasi mas maliit po yung cogwheel sa reverse 2. Maliit yung sun. Yan po. At maliit din po yung year. Tapos mas bolder naman po ang pagkakaprint ng Bangko Sentral ng Pilipinas naman dito sa reverse 3 na 2015. Ang kasunod na mga ipapakita ko sa inyo ay ito namang frosted na 2015. Ang kaiba naman po ng frosted sa ordinary na 2015 ay kitang-kita niyo naman po yung buhok ni Jose Rizal dito. Mas fine po. Fine hair po siya dito. Mas maganda po ang pagkakalagay ng mas detalyado po ang pagkakalagay ng buhok ni Jose Rizal dito. Bukod pa doon, medyo mas bolder ng kaunti ang pagkakaprint ng mga Republika ng Pilipinas at ang year po nito. Tapos, ang kasunod naman pong ipapakita ko na isa pa po, isa rin pong variant ng 2015 1 piso ay ito pong 2015 na mukha siyang normal lang na 2015 na obverse 3, ganon. Pero pag tinalikod nyo na po siya, yan po, mapapansin nyo po, pareho po silang frosted po ang kanyang likod. Yan po, frosted po ang likod dito tsaka dito, pero yung harap po nila magkaiba. Yan po. Dito, frosted to. Ito naman ay nasa common lang po yung harap po o yung obverse ng 2015 na to. At meron pa rin pong isa pang klase na 2015 na ipapakita ko. Na ipapakita ko sa inyo. Titignan nyo rin po. Mukha lang siyang common din. Pero kapag tinalikod nyo po ang bariyang ito, o tinignan natin yung reverse, ito po ay tinatawag na big bold letter. O mas bolder po ang pagkakaprint ng reverse po nito kaysa po dito sa mga frosted coin natin. Yan po. Kitang-kita nyo naman po, mas malaki or mas bolder ang pagkakaprint po ng year niya. At mas dikit po ang pinaka-cogwheel niya kesa po dito na mas pansin po ang espasyo. Ganun din naman po sa pagkakaprint ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan po. Mas bolder po siya. Yan po. Mas bolder po ang pagkakalagay dito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pati yung cogwheel niya, mas bolder din. Yan po, mapapansin nyo po. Mas malaki po. So, yun lang po. Pinakita ko po ang mga variation na pwede nyong makuha sa 2015 kung kayo po ay nagko-collect ng mga coins. Kasi maganda po, makumpleto po natin yung mga variation ng ganitong klaseng coin. So, yun lang po. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Thank you po.